Mga pre, oras na raw! Oras na? So yun nga ba? Mukhang alam nyo na kung anong lulutuin natin, di ba? Isda. Manok. De, pero wala ka bang nakakalimutan? Wala, sure ako. Wala? Wala? Lugaw. Pre, tinan mo naman yung get up ko. Oh. Japanese. Gusto ko, tagain pa kita para maniwala kang hapon ako eh, di ba? Wala ka ba talagang nahaalala na nire-request niya na Japanese food? Tagal ko na. Ramen? Wala, pero wala talaga kayo maalala. Wala eh. O, di sige, kung ganun, magluluto tayo ngayon ng daing three ways, pare. Hoy! 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 Eh, wala kang naaalala eh. Ano ba ang naaalala mo? Second year high school tayo. Oh, ano, anong ginawa ko noon sa kanya? Nag-cutting ka noon eh. Nag-cutting ako? Tapos hindi ka pumapasok. Nag-cutting ba ako noon? Oh. Porture na ako nag-cutting. Tingin kita ulit. Ano ba yung matagal nyo nang nire-request? Ba't po ako tinutulak? Mochi. O tara, mag-mochi na lang tayo. Mochi three ways na lang tayo. Hindi. Ito na talaga. Ah, sige. Wagyu! Wagyu sinabi mo! Medyo nagtatampo na kami tagal. Eh, mahal yun! Oh. Mahal yung Wagyu! Mahal yun eh! Pero meron tayo dito. Nakita nyo naman siguro sa title at thumbnail na ang lulu... Nakita na nila? Ang tagal na skip natin, nakita pala nila. Alam na nila yun, pare. Kaya lulutuin natin ngayon ay Wagyu. Three ways, pare. Japan, sagot sa? Kahirapan. Tama, pare. Etong ano na to, pare. Etong Wagyu na to ay pinadala ng isang solid inaanak. Kasi alam niya na hindi ko gagastusan ng ganda tong mga lintik na to. Pero hindi ko po binili tong Wagyu to, pinadala lang to ng isang solid na inaanak. Maraming salamat sa'yo, parang Carlos, di ba? Nagulat na lang ako dun eh. Nag-chat siya. Hindi pa ako nagugulat. Hindi ko pa nababasa yung chat eh. Nag-chat siya. Sige, papadala ako ng Wagyu dyan. Nagulat ako, ganun ako nagulat. Tapos biglang dumating, akala ko naman nagjo-joke-joke lang. Eh, eto. Biglang dumating nga, pare, di ba? Ngayon, eto ang tunay na dahilan kung bakit hindi ako nagluluto ng Wagyu dito. Wala ka talagang ibang maluluto sa Wagyu, kundi salt and pepper lang. Kasi, dun mo siya pinakamaganda i-consume. Oo! Walang pumipigil sa'yo na ilaga yan. Isigang yan. Ano, gawin salt pick up, tapos pakain kayo na. Ginawa ba natin yon? Parang wala akong matanda. Wala akong maalala ginawa natin. Kahit kailan din natin ginawa yon. Sumunang Wagyu. Sumunang Wagyu, Luna. Oh. Sarap, di ba? Hayop kang aso. Makain ka ng ginto, makain ka pa ng Wagyu. Pero yun nga ang totoo, wala kang masyado magagawa sa kanya. Kasi tulad nga na sinabi ko, wala namang pipigil sa'yo gawin yung mga bagay na yun. Pero syempre, kailangan mong irespeto yung quality ng ingredient. Kung tayo ay magsasalt pepper lang dito, hindi 15 seconds sa episode natin, sana. Mahaba pa yung intro namin, di ba? Tagal namin sinot nun, di ba? Eh, kaya nag-isip kami. Bin, ano ba lulutuin natin dito sa Wagyu to? Kainin na lang kaya natin, huwag na lang natin i-video. Kaso, nakakahiya naman sa nagbigay kay parang Carlos, di ba? So, isip kami, ano ba gagawin? Pinanood namin yung Wagyu, yung, ano yun? 10K per head restaurant, yung vlog ko dati. Jerome, nakain mo nga dito. 10K per head, nanilibre ako ng kaibigan ko sila Alfonso sa Wagyu Studio. Sabi ay hanap kami ng tips doon. Kaso wala pa rin wala. Ang pinaka-nakuha lang namin doon, katsu sando, pare. Yung para suot ko. Sabi namin, wala talaga tayong makuha masyado, pero na pwede. Siguro, ang gawin na lang natin, integration ng Filipino flavors at food ideas sa Wagyu, pare. So, i-Filipinize natin to, pero at the same time, irerespeto pa rin natin kung ano ba talaga ang tamang pagluluto dito. So, etong Wagyu na to, pag-usapan muna kung ano, bakit ba mahal ang Wagyu, tsaka ano ba yung kinaiba niya sa normal na baka. Jerome, maglagay ka nga dito ng picture ng normal na karne ng baka. Tapos, pakita mo sa kanila itong Wagyu natin, pre. Anong pinagkaiba? May sticker ng Japan. Yun, totoo yun. May sticker ng Japan. Diba? Tsaka may drawing ng baka. Tama. Diba? Naka-plastic. Naka-plastic. Pero bukod doon, makikita nyo na ang daming taba. Ang pinagkaiba niya talaga ay yung intramuscular fat, pare. Ang ibig sabihin, fat na
Then nagbe-vape kasi ako, sir. Intramuscular fat meaning taba sa loob ng laman. Yung mga pagkarandiwang baka kasi tulad ng mabibili natin locally, ang taba niya nasa labas makapal. Ito yung laman mo, yung taba mo nandito. So nasa labas na siya. And pag nasa labas lang yung taba, eh wala, medyo wala yun. Alam mo, yung nasa loob yung taba. Ito nasa loob. Ito nasa loob yung taba. Ikot mo na nga ito. Magdaing three-way sa tayo. Yun yung ano sa kanya. Mas, ito ata, if I'm not mistaken, this is A4. Mizaki A5 sirloin, pare. A5 to. So siguro, isa na to sa highest grade na pwede mong mabili. Ibig sabihin, isa na to siguro, ha, siguro, sa mahal na mabibili mo dito. I'm sure meron pa mga mas mahal dito, pero baka A7. May A7, ha? Baka tabang-taba na lang yun, pre, di ba? Parang A7. Hindi natin alam. Pero ito, ha, just to give you an idea, ang presyo nito ay... Tama, di ba? So, 300 grams lang ito? Oo. Oh. Ah, oo. Di ba, no? So, ang presyo nito ay almost 11,000 per kilo. Hindi natin naiintindihan kung yung mga dumarating dito sa pamamahay natin. Medyo nagugulat ako dun, ha? Paano? Anong timbang na lumabas? 1.5 kilos? Oh, 1.5 kilos. So, nasa around 15 to 16,000 to. Etong hawak ko, 15 to 16,000. Tapos kakainin ko... Uy. Oh. So yun nga, medyo mahal siya. Mahal talaga siya. And medyo nakakatakot tuloy lutuin, di ba? And kung bakit siya mahal, kasi meron lang particular na breed ng baka na nagagalaw. At dahil pa nababasa dati na keso yung mga baka daw, hindi pinapagalaw, nakabitin daw, pinapainom ng beer, minamasahe, pinapakinig na classical music. Alam ko na debunk na yun eh. Alam ko hindi totoo yun eh. Nasa breed na talaga ng baka yan and yung care talaga na binibigay nila doon. Isa rin yung sa dahilan kung bakit ayaw kasi nakakatakot eh. Magluto ng mamahaling baka. Kasi pa nagkamali ako dyan, wala kaming mabibili niyan dyan. So tulad nga na sinabi ko kanina, yung pagluluto natin dito ay medyo Philippinized. Pero still giving respect dun sa ingredient. Pero huwag kayong mag-alala, lahat naman to, again, ay i-execute namin with utmost respect, love, and affection, pare. So, with that said, simulan na natin to. Parang gusto ko ng Wagyu pork chop. Tumigil ka. So, etong kapraso ng karne na to, eto ay 3,000 piso. Mahigit 3,000. Grabe. Sahod na namin yung 1,000. So, eto talaga yung pinili ko dito sa specific dish to kasi meron siyang fat cap. Kasi tatanggalin ko yan. At dahil nga ang gagawin natin ay Wagyu tapsilog, pare. Gagawa tayo ng Wagyu fried rice, pare. Gamit ang Wagyu fat, pare. So, i-trim na muna natin ito. Yeah. Pero alam ko, hindi ko na hinihiwaan ang hilaw itong chopping board dito. Pero Wagyu yan eh. Wagyu yan. Lalasa yan dyan. Pwede nga kainin ng hilaw yan, di ba? Wagyu tartar. Oh, kasi sabi, lagi may tartar sa bibig eh. Oh. Ingat-ingat ko maghiwa. Oh. Tapos, ilagay na natin to dito sa ating non-stick pan na paglulutuan natin ng ano, ng fried rice. Malamig na pan para magsimula na siyang, para hindi mag-shrink agad. Yung blowtorch ko pala. Malamig na pan para kapag kanyari, mainit na kasi yung pan nyo, silagay nyo, mag-shrink agad yan. Ito gusto natin, dahan-dahang mag-render yung taba na yan. Uy! Fresh na fresh! Fresh na fresh, pre! Buhay pa! Ibabalik ko yan. Okay. So, sana talaga maluto ko na maayos. Kung hindi, ay, pasensya na aking mahal. Di naman ako magtatagal. Balik natin sa repto, tapos balikan natin ito maya-maya. Tinan nyo, pre, oh. Talagang umurong siya. At nagmantika. Wala pa akong nilalagay na kahit anong ano dito, ah. Mantika. Yan pa lang talaga yon. Ngayon, lagyan na natin ito ng kanin. Kung naaamoy nyo lang, talagang ito ay pinsa ni Ka Wenseng. Kabang-aw. So, ngayon, paano tayo mag-i-integrate ng bawang dito? Paano? Meron kasi kaming garlic oil dyan. Na pinaglutuan namin itong parang peki roasted garlic natin, di ba? Isip ko yon, kaso baka may masyado mamantika, magnagdagdag pa tayo ng mantika dito. Ba't hindi ito na lang, di ba? So ito yung, alam niyo na to, lagi ko namang ginagawa to. Yung garlic na buo na pinirito lang. Okay lang natin ng ganyan. Medyo malalaki, kasi laki ng mga butil na natira sa wagyu. Parang hindi mo alam kung kinakaya mo ba, wagyu o bawang, di ba? Bukod sa kanin, ano ang sahog ng fried rice? Mantika! So, hook din naman yun. Technically speaking, ingredient din naman. Pero ang top answer po natin ay bawang. In a scale of 1 to 10, gaano mo kamahal si Ian? Baka nila... Ang tagal siya. Hindi, di sure ba? Ian Federation ba? Kasi yung 10 yun. Oo. Ian Jimena, negative 9. Gusto mo mangkulayan natin yung fried rice. Lagyan natin ng Japanese soy sauce. Japanese soy sauce, lagyan natin. Para may konting kulay lang. Pero para social ng konti, pre, malt and salt. Tinan mo yung asin yan. Crystal yan, pre. Good item yan, di ba?
Sige nga, hindi, tikman mo muna. Sige lang, ganyan. Positive sa alat. Positive sa alat. Tapos request ni Alvin, lagyan ko doon ng konting leaks. Parehas tayong malandi. Tuloy! Titig malagke. Yan, lagyan na natin dyan. Yan. Hindi nakaka-pressure magluto ng fried rice sa nonstick. Kasi mapapatotong mo siya eh. Diba? Pwede na to. Yung kanin natin, iwan na lang muna natin dito. Tapos, ang next na natin kailangan lutuin ay yung... Wagyu. Umuusok na yung carbon steel pan natin, pare. At itong ano natin, tawag dito, wagyu natin, timplahan na natin. Simplihan lang din. Kung normal na silang gamitin, wala naman siguro problema. Finishing salt lang talaga, wala lang. So, naraming... Insan lang to eh. Diba? Mantika ang gagamitin ko to imbis na butter. Kasi kung mapapansin nyo, mantika naman talaga yung ginagamit kadalasan. Tapos finishing lang yung butter. Hindi natin gagawin dito yun, pare. Pero kaya mantika kasi kailangan nating mainit na mainit para mag-sear siya. Asawa ni? Ma'am. Yan, okay. Parehas tayong malandi. Go! Titing malagke. Ilang minutes yan? Sa tansya ko, ano lang, halos 1 minute per side lang. Tapos babalik na rin na natin to. Maganda ang sear natin, oh. Yan. Pansin nyo, dito ko sinalang, tapos ngayon paganto naman. Kasi ang idea doon, hindi pa nagagamit ng wagyu yung init na nandito sa side na to. Meron lang kabil ice. Mukhang kuha, ah. Wait, kinakabahan talaga ako. Bakit? Kinakabahan ako. Yakapin mo naman ako. Masyado na matagal, pre. Fried rice natin, ilagay natin sa cup. Tandaan nyo lang ha, top silog itong ginagawa natin. Yan. Wagyu. Ihiwain natin ito at an angle. Hoy. Teka, tikma ko nga muna. Ay. Hindi ko mindaliri ko. Ang sarap rin. Loh, top silog? Loh, top silog? Asan yung log? Asan yung log? Eto yan, pare. May pinagawa ko kanina kay Amidin na quick cured egg yolks, pare. Eto ay egg yolks lang na binabad namin sa mixture of 50% soy sauce at 50% sugar, pare. Nilalagay natin yan dito sa taas. At hindi lang dyan natatapos, syempre, meron pa tayo nito. Rasa, hindi, caviar yan. Caviar yan. Sabo? Yan. Ang halahalaman. Yan. At eto na, pare, ang ating wagyu top silog, pare. Wag silog! Tama ka, di ba? Ano bang gagawin natin, di ba? Di, iakit ko na sa asawa ko. Gusto mo ka muna akong tila. Walo kami nag-aabang dito. Ano ba kayo nag-aabang? Hindi pa kami kumakain. Hindi pa kayo kumakain? Oh, naramdaman ko yun. Masarap siya. Yung wagyu, pwede natin siyang kainin on its own. Na yun lang siya. Tama. Pero, ang gusto ko dito, masarap yung wagyu, pero masarap din siya as a whole dish. Pero ito ah, sobrang ganda nito ah. Okay ito, ang ganda ng idea nito. Magdadagdag pa ako eh, kasi halos nakain ko lahat eh. Para sa mga susunod na kakain, tulad na asawa ko. Yan, masakin natin yan. Bin. Oy. Ito ang pinaka-perfect sa lahat ng perfect bite na makakain mo. Ako. Kain mo. Anin pa? Hindi ba? Ang galing nung itlog. Tamis alat. Tapos yung richness ng wagyu. Si George daw, pangarap niya daw makakain. Yeah.
para mapapasayo to. Oo, mapapasayo nga to. Naligal mo, nagagapag. Kamusta, kamusta? Masarap. Masarap? Iba yung karne, no? Ibang-iba yung karne. Depre, after mag-comment doon sa karne, ang next sa comment talaga ay itlog. Ibig sabihin nun, the whole dish works, di ba? Pwede niyong gamitin tong teknik na to, kahit hindi wagyu yung gamitin, kahit sa normal na tapa lang, di ba? Artihan nyo lang ng konti. Kahit anong steak, artihan nyo lang konti, di ba? Tapos yung itlog na, ang galing nun ha. Sabi ko sa kanina, para pinag-uusapan namin ni Alvin to, sabi ko, di mag-work yan pre. Wala tayong oras. Ilang oras na kababad to, Midi? Apat na oras, mga garo siguro, apat na oras. And gumana siya. So pwede nyong gawin tong teknik na to, ang laki lang na idadagdag sa mga gantong putahe, pare. Kakainin ko na to. Mag-prep na kami para doon sa aming second dish. Marami umiiyak. O sige. Eh, dahil I am a man of the people. Ami, dili ka dito. Simula ng buo. So, anong masasabi mo? Anyway, kakainin muna namin lahat dito. Tapos, doon na kami sa pangalawang dish. And yun ay adobo wagyu, pare. Ano ang black garlic ito? Itim na garlic. Mahina na yung amoy prunes siya, amin mo. Prunes, nandun pa rin yung pagkabawag niya, pero amoy prunes siya. So, eto yung gagawin natin bawang sa ano natin, sa adobo sauce natin. Gaano ba kadali gumawa ng adobo sauce? Ganto lang. Ah, dali nga. Ang balusin ko to, bata mo to? Bata mo yan? Pasko naman. So, kuha lang tayo ng tubig. At pangkaraniwan to. Pwede kayo mag-Japanese soy sauce. Pero in my experience, it's sideways, the taste of adobo when using Japanese soy sauce. Ewan ko ah, hindi ko alam. Ibalasa. Tagilid. Ibalasa niya. Hindi siya sa hindi masarap. Pero mas masarap lang talaga yung normal na toyo natin. Kasi masyadong complex yung lasa ng ano, Japanese soy sauce. I feel like kapag ginamit mo yung Japanese soy sauce sa ganun, parang hindi mo masyado na-appreciate. Mag normal na toyo na lang tayo. Pero again, kung gusto nyo, okay lang. So ito rin pala yung ano, wala sa plano namin ngayon, pero natutunan ko kanina. Kanina, nung kinain natin, abilis, abilis. Okay pala. Alam ko na naman to eh, na matamis, tsaka karne, it goes very well together. Pero hindi ko naisip sa wagyu yun, kasi para sa akin ang wagyu nasa ibang level ng karne. Pero kanina, napatunayan natin na masarap yung konting tamis sa wagyu. So yung adobo sauce natin, tatamisan natin ng konti yan, di ba? Sige natin ang dahon ng laurel. Tapos paminta, buo sana, kaso di ko makita. Yung tropa, partya. Wala tayong parot na tropa dito, poknot lang eh. Ayan. Para lang merong complexity yung tamis natin, di ba? Hindi lang basta ano, hindi lang basta tamis asukal. Ito, iba kasi lasa nito eh. Ito, pwede natin tanggalin yung dahon ng laurel. Kasi pag ito nakakuluan, tapos medyo masama, medyo pumapait ng konti. So, pwede natin ilagay yung ating black. Diretso na natin dyan. So, maghugas na ako ng kamay ko. Tikman mo. Promise, tikman mo. Gago masarap. Gago masarap. Ay, alam ko lasa, pre. Gilingin na natin to, pre. Ayan, medyo nagkaroon siya ng ano, ng lapot. So tingin ko, reduce pa natin ng konti ito. Good sa to, hindi na natin kailangang anuhan ng kahit ano to. Pero tikman nga natin. Tikman mo. Tapos nang konti kayo, parang takot na takot ang puta. Pero ang sarap, di ba? Cut! Reduce lang muna namin to. Mashed potato, pare. Sa mashed potato, gusto natin mag-integrate nito. Itong ating fake roasted garlic. Pinirito lang namin. Kailangan namin niyang pakinisin. Sa gantong paraan namin gagawin niya. Measuring cup. Lagay natin lahat ng bawang natin. Tapos, my best friend, hand blender, gilingin natin to. Ayan, tapos sabay tayo. 1, 2, 3. Nasang gatas, saka bawang, di ba? Tapos, ang ating patatas, hindi ko na pinakita, pero binalatan at pinakuluan na namin to. Eto na siya. Muntik pang masunog, di ba? So, dami nagreklamo, bakit ko daw ginagamitan ng mixer, yung mashed potato, na ano daw, nagiging goopy daw. Pero kasi, ang opinion ko dyan, magiging karoon siya kapag binitin mo ng liquid. Eh, ang dami ko liquid na nilalagay. Eh, yun yung point ko. Tamihan niyo yung liquid. Eh, kasi ano yun eh, more chances to introduce flavor yun eh. Yun yun eh. Yung mga mashed potato yung ginagawa ko dito, goopy ba? Hindi naman eh, di ba? Yan. Pagkaga sa gantong paraan mo daw ginawa yung mashed potato mo, mas nakapag-introduce ka daw ng hangin. Sabi nila, okay din naman to, gating ginagawa namin sa hotel dati. Pero whatever works for you, pare. Mashed potato, uy. Tsaka importante na kapag ginawa nyo to, mainit pa ha. Kasi kapag malamig na yung patatas, mahirap nang gantuhin. Ang next na pinakakailangan dito ay butter. Maraming butter talaga. Pero magsimula tayo sa kalahati. Kasi madali namang magdagdag kasi baka mamaya masyado magsabaw eh. Kalahati muna na butter. Gayon natin dyan. Tambay ka muna dyan. Tapos ibaon nyo siya agad dun sa ano, sa mainit na patatas. Kasi ang idea dyan, para nag-emulsify kayo, para hindi mag-split yung butter nyo. Tulad ni
Kimchi. Mystica pa rin ako eh. Dahan-dahan nyo siyang nai-introduce doon sa mashed potato nyo. Ngayon, pwede nyo nang isabay yung garlic milk, pare. Yan. Unti-unti natutunaw yung butter natin. And sabi nga ni Bruno Mars, that's what I like. Okay na to, may konting butter pa. Tunawin na namin to siguro. Pwede na kaming magluto ng wagyu. Ito wala masyado fat ka po. Meron, pero hindi ganun kakapal. Tinatanggal ko lang yung ano, yung liquid. Kasi baka, pag may liquid, mas matagal magsisir yung karne nyo. Kasi kailangan mo na mag-evaporate ng liquid na yun, diba? Ganun din, asin. Paminta. Kasi kapag mas manipis yung, ako tingin ko lang naman, mas manipis yung steak mo, mas less yung shrinkage. Kasi hindi mo siya matagal lulutuin para umabot yung tamang temp sa gitna. Other side, sabi nga na red hot chili peppers. Okay, so mantika ulit. Notice hindi namin ginamit yung mantika kanina kasi may paminta na yon. So may chance na yung masunog at ayaw natin nun, pare. Yan. Yung kanina, niluto natin less than 1 minute, no? Mga less than 1 minute per side. Yan. Yan ang masarap sa ketchup. Ano yung sabi ko? With respect. With respect. Ha? With respect. Okay na to. So, rest lang natin ng konti ito. Tapos, okay na yung mga elements natin. Pwede na tayo magsimula mag-plating, pare. Kaya natin sa gitna. Para malapad kita yung doneness. Initin ko lang yung sauce natin. Medyo lumamig siya. Pwede. Parang ako nasa barberia lang. Pangit itong plating na ito, nakasara ko, pero okay lang. Regent Takadair, tama, ito yung river, di ba? Tama. Anyway, ito na ang ating wagyu dobo, pare. Ano ba bang kailangan natin gawin? Patikimin kami lahat, ayan. O tama, tikman na natin to, pero bago yan, Jerome, suma ka muna. Konti. Iba. Alam mo kung anong iba dito ano? Mula dun sa dish kanina, may asim to. Oo, may asim to. May tamis din, pare. Di mo alam yung lasa ng asim? Naging baka rin, pre. Naging baka rin. Din yung baka. Nabuhay din yung baka. So, ano ang mas masarap? Ito o yung kanina? Mas gusto mo to? Ako, para mas trip ko yung kanina. Ayos lang yan. Magkaiba tayo ng opinion, di ba? Kasi ano eh, yung kanina kasi, mas naka-forward yung wagyu. Alam mo yun? Parang wagyu-wagyu lang talaga. Yung kanin mo may wagyu, yung baka mo, hindi masyado nagalaw yung flavor. Ito kasi, meron ng medyo sumisingit na lasa. Mas gusto ko to. Mas gusto mo to. Iyan, halika dito. Top na sauce. Ang galing ah. Mas gusto ko to. Mas gusto mo to. O, di mali na ako. Sato. Sorry ah. More one. Walang magbabago ng decision ah. Kumuha kami tatlo pa. Baka magtay. Hindi na. Titikman namin to off-cam. Pero masarap siya. Yun yung patunay nito. Mali na ako. Pero okay lang. Kasi masarap to. Tama. Pare, masarap to. Ano siya? Ang weird isipin na mashed potato tsaka adobo. Pero kasi, nung ginawa natin ganito yung adobo, hindi siya lasang adobo in a traditional sense. Adobo siya in such a way na nandun yung asim, andun yung lasa ng toyo. Yun siya. Kinuha mo yung mga elemento na yon, binago, bago mo ng konti, nagkaroon ka ng isang panibagong lasa. Ang laking bagay nung ano, black garlic, dun sa lasa niya. Naging fruity siya. Naging fruity yung lasa niya. Yes, hindi siya lasang toyo suka. So, dun pa lang, talagang biglang nawala na yung adobo identity. Pero you can argue na adobo pa rin to kasi nandun yung tatlong elemento, di ba? And yun siguro yun. Kapag kakain ka sa mamahaling restaurant, o ikaw bilang restaurateur, maniningil ka ng mahal, kailangan ibang experience. Tama. And naibigay nito yun sa amin, di ba? Kaya masarap na masarap to, okay siya. Doon na tayo sa pangatlo natin at yun ay Wagyu Pares. Ako, ito medyo kinakabahan ako dito. Kasi
Okay, Wagyu pares, pare. Gumawa kami ng beef stock dito na super concentrated. Ginamita namin ng 2 kilo ng buto-buto ng baka, tsaka kalahating kilo ng pakpak ng manok. Ito siya, pre. Talagang concentrated yung lasa. At ito yung magiging base ng ating pare sauce, pre. Ilalagay ngayon natin yan dito sa fat separator. So habang ang idea kasi nito, aangat yung mantika diyan. Matitira dito sa ilalim, yung sabaw, yung tubig. Tapos nakita niyo yung stem niya sa ilalim nakaturo. So pag binuhos mo siyang ganyan, puro sabaw lang yung makukuha mo, walang fat, 'di ba? So hintayin muna nating mag-sever, ngayon gawin muna tayo ng fried rice. Pinaglutuan nung unang wagyu natin. Medyo maraming bawang kontra. Aswang. Presyon! Bago na, pre, din ako takot sa aswang ngayon, pre. Sa kaluluwa aswang, no? Ako hindi, sa kalusugan na ako. Ah, yan, kita nyo. Napunta sa iba. Hindi naman natin kailangan totally zero fat. Andito ako eh. Di ba? Hindi talaga mangyayari yun. Nakastawa! Subukan muna natin, habang pinapakrispy natin yung bawang. May fat nga naman doon. Yan, okay na. Puro sabaw na to, karamihan at least. Kawenseng. Gagaling. Okay. Huwag nyo tatapon yan, pre. Masarap din yan. Pero kung mahal nyo kalusugan nyo, pwede naman, di ba? Pero tatabi natin yan. So, ito yung magiging base, pre. Halos 2.5 kilong karne. Katas niyan, pare. Talaga. Lahat mo na kaya yan? Kung kaya magluto. Grabe si boss. Lahat kinakanaan niya ngayon, eh. No? Ay, sa wakas, meron ng patis. Simplihan lang yung fried rice natin ngayon. Ngayon, fried rice natin is done. Doon naman tayo sa pare sauce natin. Paano natin ma-activate yung spices natin? Activate spices. Yun, ganun yun. Kaso, old school to, pre. Iyan natin to. Tuloy natin sa dry pan para lang yung essential oils niya magising na. Nagyan na natin yan dyan. Yan. At pakuloy lang natin siguro kahit 5 minutes lang okay na infusion na yun, pare. Yan. Tapos ito, paano siya uli gagamitin natin para merong... Please. Is balding, pare. Kaya ito ginamit ko, yung panutsa. Una, namibis ko na yung kaibigan ko. Pangalawa, shoutout sa'yo. Sino ka man? Teka lang. Hindi, atin kami ng binyan. Grabe yung tawa nung isa, oh. Grabe yung tawa. Tsaka ano, meron kasi itong ano, may complex sweetness ba? Lasa itong ano yun, yung tira-tira ng bata tayo. Uy! Hindi, tira-tira tawag doon, yung ba? Sino kaya si Dulce? Yan, so tunawin lang natin tapos balikan nyo ako dito. Okay na to, pre. Palaputan na natin ng konti lang ng cornstarch and water mixture. So ngayon, wala tayong ibang kailangan gawin kundi... Magtanggal ng sapatos. Magluto ng Wagyu. Pak! So maldon salt, ganun din. Kahit normal na asin lang, ah, I found na maganda dito yung mga malalaking grains ng asin. Rock salt, pwede na yun. Mas maganda yun kesa sa iodized. Migil ka. Alvin Reynera po, magsasaw-saw ng wagyu sa Toyo Mansi. Personal nung grata nyo nga po sa Japan. Okay na, siguro kompleto na lahat ng elements natin. Pwede na tayo mag... Saing. Plating! Para level. Oh! Pare. At eto na ang ating Wagyu. Pare na. Actually, eto yung pinakamagandang plating ko ngayon. So, ano pang kailangan natin gawin? Kakain na kami. Oh. Just daw mo muna. Just daw mo muna, tapos titikman na natin. Kanin. Chaser kanin. Here is my son and your name is? Christopher Kanye. Okay, that's enough. You like it? Mahirap taste na ito, be. Wagyu. You wanna have this for every day? Not every day, probably. How often? Every Saturday. Oh, okay. Every Saturday. Can we join you? 12,000 buwan-buwan agad yun, pre. You know what this is, anak? It's Japanese beef. Baka. Tama, di ba? Oh, liga dito. Tikwan mo to.
Dali mo. Yan. Thank you, ah. Uy, teka lang. Marami pang titikim. Kamusta? Masarap ba? Masarap. Masarap? Okay naman? Okay naman? Sige na. Hindi, okay naman. Sobra-sobra sa okay. Nanunulak pa. Next! Ayos? Sabihin mo. Sarap. Hindi yun! Hindi yun! Yung linya mo! Okay, ulit tayo. Isa lang linya mo. Isa lang linya mo. Dapat naaalala mo lagi yan, ha? Okay. Kamusta yung pagkain? Okay. Hindi! Hindi yun! Kamusta yung pagkain natin? Ayos. Ayos. Ah! Thank you, pero kamusta? Masarap naman? Sarap, di ba? Okay naman. Okay, eto ngayon kasi ang sumunod na tanong dyan, pre. Kung tatanungin mo ako, syempre, yung pagiging sulit, nakadepende yan sa antas ng buhay mo. Di ba? And kahit pa siguro mataas na mataas yung antas ng buhay mo, ang mahal pa rin talaga niya, pre. Sobrang mahal talaga niya. What? Almost 11,000 for 1 kilo? Ang mahal niya talaga. Sobrang mahal talaga. Absurdly expensive siya. Kaya ako, nagpapasalamat ako sa mga pagkakataong nakakain ako ng Wagyu kasi sa lahat ng pagkakataon na yun, hindi ko naman binili yun. Hindi ko binili yun. Kaya swerte ako. Swerte talaga ako. Ngayon, dito ngayon papasok yung mga perspective natin sa pagkain. Ang pagkain ay experience, pare. At kung tayo ay nagbabayad para makapuntang sa ibang bansa, maranasan yung kultura, pagkain, pamumuhay nila. Tingin ko ganun din dapat tayo sa pagkain. Kasi pre, ito, hindi lang naman baka yan eh. Produkto ito ng libu-libong taon ng research. Libu-libong taon ng selective breeding. Hindi naman siguro libu-libo. Siguro daan-daan. O basta napakatagal na panahon na selective breeding. Bunga ito ng isang kultura na merong obsession for perfection, pare. So, in a sense, karanasan na rin to. Itong klase ng pagkain na to. At sa ganung, kung sa ganung perspective mo siya titingnan, baka mapagastos ka, di ba? Baka mapabili ka, baka matry mo. At kung sakasakaling itatry mo siya and you have the means, walang problema, walang masama. You do you, okay yan pare. Mas marami tayong maranasan sa mundo. Mas maganda para sa atin yun, di ba? Malay mo, nasa deathbed ka. Apo. Maraming salamat mga inaanak. Sana nag-enjoy kayo sa episode na to. And ayun, siguro panahon na para itago ko na to kasi mapapanis. Oy. Mapapanis. Hindi. Kasi. Oy. Ba't kayo? Oy! 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 Oy!